guys, hello mga kapinta. Since nung ginawa ko tong painting na to, guys, marami na nag-PM sa akin sa Facebook, sa Messenger, kung paano daw ginawa yung bubbles. Ayan, meron pa sa kabila. Napakadali niyan, guys. Ang isang technique niyan, unang-una sa airbrush. Yan, smooth siyang tignan pagka sa airbrush. Pwede din naman sa toothbrush. Lumang toothbrush lang to, guys. Kung paano siya ginawa, watch it! Guys, dito tayo magagawa ng sample sa wall na to. Kailangan lang natin toothbrush, lumang toothbrush, at yung isang way pa, yung airbrush. Okay. Tapos tape. Tape na bilog, pwedeng oblong. Hindi nga. Tsaka yung mga cups na pinagputol-putol, eto cups to. Yung may takip, pinutol ko lang siya. Eto, Pringles naman to, pinutol ko lang din siya. At saka sa mga juices, yung nabibili lang sa tindahan. Yung may straw. Okay guys, papakita ko sa inyo kung paano. Ayan guys, eto yung unang technique. Gamitin muna natin tong tape. Kunin nyo lang yung inyong airbrush. At sa paligid nito, sprayan nyo. Ayan guys, na-spray na natin. Okay, meron na tayong bilog. Para maging magmukha siyang 3D, yung highlights, lalagyan nyo ng highlights. See? Oh my God! Wow! Napakadali guys, no? Makuha pa tayo ng ibang sample. Ito, medyo malaki naman to. Guys. Lalagyan nyo ng kung saan yung parting mas maliwanag, doon kayo maglalagay ng highlights. Ito, gawa pa tayo ng isang sample sa Pringles naman. Ayan guys, medyo malabo yung ating bubbles. That means lumalayo na yung bubbles natin. Ito kasi medyo malapit. Okay guys, papakita ko naman sa inyo kung may kulay, kung paano naman siya i-apply. Sample guys, ito may kulay to. Ayan. Bubbles natin. Diba? Ang dali niyang i-apply. O kunyari, ito naman. Kasi ang bubbles talagang nagre-reflect yan sa iba't ibang kulay. Yan. Kuha pa tayo ng ibang kulay. Guys, maganda yan guys, tanong lang kayo, PM lang kayo sa akin para pag may gusto kayong malaman about art. Ayan, tuturo ko naman yan guys. Okay guys, ito yung tape natin. Kuha lang kayo ng scratch para hindi malagyan yung gilid. Yan, ayan yung tape natin.
Tapos ito yung toothbrush natin. Yan. Lagyan nyo lang yung paligid ng bilog. Pag napuno na yung gilid, pwede nyo siyang iangat. Ayan guys, pag napuno nyo na yung gilid, pwede nyo nang iangat. Ayan, hindi siya bilog na bilog guys, sinampulan ko lang ng papel. Ayan. Tapos, para magmukha siyang 3D, o kaya magmukha siyang pabilog, lagyan nyo ng highlights. Kahit saan to guys, optional to. Pwede kayo maglagay ng dalawang dot kasi kalimitan ng highlights ng bubbles may dalawang dot tapos isa doon. Tapos yung parting nilagyan nyo ng highlights, lagyan nyo rin ng puti sa gilid. Ayan guys, shiner ko lang ha. Bye guys, kung may mga tanong kayo, PM lang po. Sasagutin ko po lahat yan. Bye guys!